baby girl na sa ating linya ngayon. Can you just educate us? Kasi alam mo naman ako, hindi ako masyadong maalam sa social media. Kasi daw ho, meron nang umaabot na po sa higit 100 kaso nitong ikaw ba ang nasa video na ito? Para lang ho sa mga, lalo na ho sa mga seniors ha, baka tayo mga biktima nito. Nasa ating linya ngayon si Police Lieutenant Colonel Jay Guillermo, ang spokesperson po ng Anti-Cybercrime Group ng CIDG-PMP. Magandang umaga po, Colonel Guillermo. Good morning, sir. Opo, sir. Sir Ted, magandang umaga po. PMP Anti-Cybercrime Group po. I see. PMP Anti-Cybercrime Group. Ayan. Opo, okay. Hindi po si IDG. I'm sorry, sir. Sige po. Ito po si Chat sa mga paunang katanungan, sir. Ha? Okay, Chat, please. Yes, sir. Tungkol po dito sa kaso ng ikaw ba yung nasa video. Ito pong umabot na daw sa 120 cases. In a span of how many months lamang po na tumaas yung ganito kadaming kaso? Base po sa ating record sa online, within 3 months po yan. Pero ang kasagsagan po nung kaso na ito, nung last week, kasi bigla siya naging viral, yung link na yan. Can you tell us more about ikaw ba yung nasa video? Ano po exactly yung pangsascam na ginagawa nitong mga tao behind this? Opo, ang link po na yan ay meron po siyang kakayanan na kunin po ang iyong username at saka yung password po ng inyong FB Messenger. Or meron din pong isang program na kaya po niyang kunin yung account mo o yung password mo ng inyong Gcash account at saka others na pwede rin po yung mga bank account details. Pwede po niyang kunin yan. Oras na napindot po po yan. Ah, so hindi lang po pala Facebook ito, even Gcash and bank details? Opo, opo. May mga linkages. Minsan kasi na pagka napindot mo at minsan kumbaga active ang iyong Gcash account, ay kaya po niya itong kunin yung password. Sir, paano po ba yung nangyayari sa pangsascam? Ginagamit po ba nila yung Facebook account ng mga taong kakilala din ang bibiktimahin nila, tapos magsisend sila ng link, and then pagka pinasok yung link, may mga detalye din po ba na pinapa-fill up dun sa website? Pag na-click mo po yun, merong nagsabi sa amin na kunwaring nireset niya yung FB Messenger mo. So, ibig sabihin po, di ba sa ating cellphone ay magkaiba po yan. Meron po isang application ng para sa Facebook account at meron din po isang application para sa FB Messenger. Opo. So, ibig sabihin po nun, pag napindot mo po yun, automatic po yun, parang nakalagged out ka na gusto niyang kunin, gusto mong ipasok uli yung username at saka password. Mm-mm. Pero sir, kung so, ibig sabihin po nun, pag nailagay mo yun, capture niya yung ano mo, yung username at saka password. Oo, pag nakuha niya yun, oo, papalitan na po niya. Oo. Tapos sir, yung ginagamit niya ng account pang message, mga kakilala po ba yun? Or parang ang ginagawa nila, kinukuha nila yung accounts ng iba para kunwari kung naka-add sa akin si Ted Filon sa Facebook, yung account ko ang nakuha, yung account ko ang gagamitin pang message dun sa mga kakilala. Ganun po ba ginagawa? Opo. Ang inaano po nila dyan, automatic po yun. At kumbaga, kung meron kang 500 friends o may 1,000 o katulad nyo po, kung medyo kakilala kayo ng marami kayong friends, ay talagang lahat yun i-message. Magpapamassive yung pagpapadala niya ng message. Oh, na kakauntayin ka, ganito, nadisigrasya ako, kailangan ko ng tulong, baka pwede mo akong padalhan. May mga ganun pong style. Dito po sa mga nagreklamo sa inyo na umabot na nga sa 120 cases in a span of 3 months lamang, ito po bang mga taong ito may magsasampa po ba ng formal case sa PNP? Kasi ang problema dito minsan, yung iba yata hindi tinutuloy yung kaso. Opo, ang ano kasi kasi kumbaga kasi hindi ang nabiktima po kasi ng mga ganito, ito yung mga parabang masyado silang tiwala, nakala nila totoo yung kausap niya. Yung mga ganun po, kaya po sila nagpapadala. Ang ano lang po nito ay meron po nagpadala yung kwento nga doon sa isa 500 pesos, 1,000 pesos. So ang iniisip po ng mga nabibiktima, ay hayaan mo na kasi 500 lang naman eh. So yung mga ganun po, kaya kung minsan po kami, nahihirapan kami kung minsan nahanapin at tuntunin ang isang, kumbaga ang isang kriminal dahil mismo yung biktima po ay, kumbaga ayaw na niyang ipagpatuloy yung kaso. Mm-mm, kasi nga maproseso po at mahaba. Opo. Sir, dun sa 120 cases natin, magkano po yung total amount ng money na na-scam po sa mga taong ito? Do you have that figure? Wala po kaming exact figure. Ang sinasabi lang po niya, na-scam po ako, na-reset po yung password ko.
Pero may mga mangilan-ngilan naman po, kato, mga lima o hanggang 10 na tao, yun nga, na nabibiktima sila hanggang 500 pesos na hanggang 1,000 pesos. Yung mga ganun mong amount naman po ito. Sa ngayon po ba ay may idea na kayo kung sinong gumagawa nito or kung ano po, nakikipag-ugnayan po ba kayo sa Facebook para ma-down na yung mga ginagamit na accounts itong mga scammers na ito? Opo, lahat naman po ng mga kunwari, ni-report niyo po sa amin at wala po nagiging biktima. Automatic po yan. We are requesting that to the Facebook for automatic deactivation para naman po matigil. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, hindi po dapat kasi tayo, kumbaga hindi po dapat tayo tumitigil lang doon pag na-deactivate na o kaya ipablock mo lang siya eh. So ang importante po sana doon, magsampa po sila ng kaso. At meron po, ang nakakuno kasi doon, kailangan meron po naging biktima at maimbestigahan po namin at kahit paano matuntun po namin kung nasaan po yung mga gumagawa ng ganito. Kasi kung minsan may mga individual at grupo na yun ang pinagkakakitaan po nila. Gano po naman kabilis ang pag-deactivate ng account ni Facebook once na i-report nyo po sa kanila? Ang pinaka ano po nila, dahil sa dami nga po ng users, alam po namin ang Facebook ay nasa 2.3 billion users around the world. So umabot po yan pag nagreklamo po sa tayo sa kanila, nag-file ng deactivation. Ang minimum is 3 days. Minsan umabot po yan ng 3 linggo. Pagka, kumbaga, ang ano lang kasi, ang tinitignan kasi ng Facebook, yung damage is very minimal eh. Kaya ako minsan, sa dami rin ng complaint, hindi po, kumbaga, hindi po nila kakayanin sagutin yung immediately yung mga complaints po natin sa online. Kaya ako minsan napapansin na ang tagal mag-deactivate. Yun po. So, sa dami ng complaints, sa dami ng mga nagginagawa po nila, minimum is 3 days. Umabot po yan ng week kung minsan. Mm-mm. Ang tagal pala, sir, ano, bago ma-deactivate yung account ng manluloko. Sir, dun sa 120 cases natin, halo-halo po ba o mas marami po ba babae, lalaki, mga senior citizen? Paano po yung ano, meron po bang specific na binibiktima profile ng mga nabibiktima? Oh, ang nakikita po natin dyan, kasi hindi naman po namin tinatanong kung babae o lalaki yan. Yung palagay lang po natin is, ito yung mga bago po sa internet. Ibig sabihin mo, bagong nakakonect sa internet. At mm-hmm. yung, kumbaga, na napindot lamang nila ito na, nagulat sila. So, pinindot po nila na akala nila totoo yung video. So, roughly po, wala po kaming age, but ang nakikita po namin, ito yung mga bago lamang na paggamit sa mga Facebook account po nila. Opo. Sige, sir. So, iba-iba ho ba ang ano nito? Ang forma nito? Kasi sorry po, hindi ako maalam sa ano no, sa ganito nga. Pero back in case ba, iba-iba ba ang style ang forma nito? Yung format. Mm-hmm. Ang salitang ginagamit dito, sir? Opo, kasi yung mga links po, marami po akong nakikita na magkakaiba po yung links. Pero mm-hmm. yung tagline na ikaw ba yung nasa video, halos iisa lamang po yan. Mm-hmm. At meron din namang iisa yung link, pero yung tagline na ikaw ba yung nasa video, meron pong bago. Meron nung pinakita ko nga nung minsan, pinadala sa akin ng kaklase ko ay, tignan mo ang nahanap ko sa'yo. Mm-hmm. So may bagong ganun po, pero yung link halos parehas lamang po. Kaya ako minsan, ano naman kaya itong nahanap niya sa akin? Wala naman po, pipindutin mo. Pag nakita mo na naman at hindi mo nalaman na phishing link lang po pala yun. Alright, so parang mahirap din kung siguro no, to discern itong dumating na mensahe. Ipinadadaan ito usually sa anong medium? Facebook Messenger. Facebook at Messenger. Facebook Messenger at saka mga ano po, yung SMS o text message po. Alright, apo. Sige, so dapat kasi yung Messenger, hindi ko alam ha, yung nagme-mensahe sa'yo, may source naman doon na matitrace mo kung kilala mo o hindi. Opo. O paano po yun? Kahit meron bang... Minsan daw kasi ang ginagamit, hinahack yung account ng mga kakilala. At nagpapanggap. Aha. Mm-hmm. Opo. Kasi so, yun ang ginagawa nila. Mm-hmm. Go ahead, opo, sir. Marami pong ganyan. Pagka nakatanggap po kayo ng ganyan at kung... Meron naman po kayong contact number or cellphone number, eh, pwede nyo pong tawagan kagad. Mm-hmm. Hindi yung magpapatalaga agad ng pera, akala mo siya. Oo nga, kasi marami din po dati yung mga seniors din na nakilala ko na nabiktima niyan. Kasi nga nagpanggap yung kaibigan nila na humihingi nga ng tulong at ginamit yung account ng isang kaibigan ano, na hack yung Facebook account nila. Ganun po yun. So, opo.
Opo. So siguro pinakamainam din is kapag merong kakilala mong link o naman tawag nyo doon, huwag basta-basta mag-click. Tawagan muna yon sa telepono to confirm kung siya ba yon. Opo, opo. So ibig sabihin, kung sa friends mo po sa FB or Messenger, kaya kailangan kung sino po yung nasa contact list mo, dapat meron po kayong number nung sa friends list niyo sa FB account para kahit opo, na compromise man yung account niyo, ay matatawagan niyo po siya kung siya ba yon. Okay, sige po. So sir, kami po inyong katuwang dito po sa adikain na ito and we hope na sa amin pong susunod na tawag kayo po tumugumpa rin para nga po tayo makatulong sa information dissemination. Pahabol lang po sir, last na lang sir, bago namin kayo pakawalan, we know you're busy. Sir, nasaan na po kayo sa paghahanap kung kanino galing or kung sino itong mga taong to behind this? Ang challenge nga lang po talaga dyan dahil ang mabuti na lamang po itong SIM card registration ay natuloy na. Mm-hmm. So pending pa po ito, ang kagandahan po niya pag nagtuloy-tuloy po at magkaroon na po tayo at nag-implement po ng maayos ay kumbaga pwede na po natin silang matuntun kung sino po yung may-ari ng mga FB account na yan dahil yung mga SIM cards po niya, nakakonect po yan sa internet. So ibig sabihin, yun po yung source ng kanilang connection. So ibig sabihin, nahihirapan po talaga kayo as of now na tuntunin kung sinong gumagawa ng mga ito? Medyo nahihirapan tayo kasi nga po hindi po natin alam kung nasaan yan. Dahil lang nakikita lamang po natin yung FB account. Alam naman po minsan natin ang fake, dummy, at saka yung number na ginagamit niya ay mga prepaid po yan. Pagka naka-denboy na nga po siya ng pera, automatic po mawawala na po yung account. At saka yung number, hindi na po natin alam kung nasaan. Opo, sige po. Sige, salamat po na marami, Colonel Jay, ha, sa inyo pong pagtugon sa aming tawag po this morning. Thank you po. Opo, maraming salamat po at magandang umaga po sa atin. Opo, thank you very much po. Ang spokesperson po ng PMP Anti-Cybercrime Group. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.